Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, FLM family, saan man sulok ng mundo tayo naroroon, ay pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo, bawat isa, ng mahabang buhay. Agbyag ka, Apo Francis Leo Antonio Marcos, agbyag ka. Mga kaibigan, kasi ito, usapang insider ito mga kaibigan, eh, na iba to lang sa akin mga kaibigan. Tambalang Duterte at Duterte sa 2022 mga kaibigan. Ito ang pinaka-latest mga kaibigan. Ayon sa inside story mga kaibigan, sa insider mga kaibigan. Diba? Tandaan nyo itong nabanggit ko na itong mga kaibigan, Duterte, Duterte sa 2022 mga kaibigan. Ups ko po. Talagang ano to, landslide to mga kaibigan pag nagkataon. E paano na lang mga kaibigan, BBM protest sa Supreme Court tuluyan ng ibinasura, di ba? Gusto kong ano, gusto kong magbudyi. Pero sa kabila nung aking nararamdaman mga kaibigan, eh nalulungkot din ako mga kaibigan. Diba? Siyempre, lahat tayo dito, FLM family, karamihan sa atin o halos lahat tayo dito is Marcos loyalist mga kaibigan. Diba? Tapos ganito nga, diba? Ang laki kasing epekto mga kaibigan nung ginawang pagtanggi ni BBM at saka ni Manang kay Apo Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. Talagang nabahiran talaga mga kaibigan, di ba? Marami ang nadismayang tao mga kaibigan, di ba? Sa kabila ng mga litrato, sa kabila ng mga okasyon na kanilang pinagsasamahan, sa kabila ng kanilang mga pinagsamahan na lang mga kaibigan. Di ba? Nung birthday ni Madam, nung panahon nung kampanya, yung pagpupondo sa mga dito sa Supreme Court, yung gastusin sa Supreme Court mga kaibigan, di ba? Tsaka yung iba pang mga personal na ano mga kaibigan na napananalapi mga kaibigan na ipinagkakaloob sa kanila ni Apo Francis Leo Antonio Marcos bilang tulong, bilang magkakilala na lang mga kaibigan. 'Di ba? Kaya marami ang nadismaya na ano eh, na loyalist mga kaibigan. Kasi nung panahon ng pandemic mga kaibigan eh, sino ba yung mga nilapitan ng mga loyalist mga kaibigan para humingi ng ayuda o ng bigas mga kaibigan, 'di ba? Kanino sila lumapit, 'di ba? Kay Apo Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. Doon lumapit ang mga loyalista mga kaibigan. Hindi natin maitatago yan mga kaibigan. Alam na alam ni Sekiyama yan mga kaibigan. Di ba? Kaya nga eh, nagulantang nga ako mga kaibigan eh. Sa 2022 mga kaibigan, ang magtatandem is parehong Duterte mga kaibigan. Di ba? Ito siyempre yung insider ko mga kaibigan eh, talagang ano to, connected talaga to mga kaibigan diyan sa mga yung mga ganyan-ganyan nga mga kaibigan, di ba? Kasi masyado pang maaga para ano, para pangalanan na natin mga kaibigan. Pero as of this moment, ang pinaka latest mga kaibigan ay tambalang Duterte at Duterte sa 2022 mga kaibigan, di ba? Paano na lang yung niluluto ni Manang? Naku, talaga. Naku, talaga. Diba? Siyempre, kung magkakatotoo mga kaibigan yung Duterte-Duterte, ipaparo na si BBM mga kaibigan. Diba? Walay. Walay na mga kaibigan. Diba? Walay na. Eh, yung magtatambal lang na ano eh, na dalawang Duterte mga kaibigan eh, kung matutuloy ito mga kaibigan, yung dalawang Duterte magsasama mga kaibigan eh,
napakabigat na nito mga kaibigan, di ba? Saan palulugar ang isang ano, ang isang BBM mga kaibigan pag natuloy itong galing sa insider mga kaibigan, di ba? Paano pag natuloy ito? O magkakalaban ngayon ng ano, ang Duterte at saka ang BBM, parang ganun ba mangyayari mga kaibigan? Kasi yun yung natatalaw ko lang mga kaibigan eh, di ba? E alam naman natin hindi mananalo ang isang BBM kung wala ang suporta ng mga DDS mga kaibigan, di ba? Kailangan may backup ng DDS mga kaibigan para manalo ang isang BBM. Real talk yan mga kaibigan, di ba? Yan, real talk talaga yan. Nire-real talk ko yung sarili ko at yung sinasabi ko dito mga kaibigan, di ba? Kasi nung napansin ko itong mga huli mga kaibigan, di ba, sa mga news, sa mga ano, di ba, panay ang dikit ni ano, excuse me, panay ang dikit ni Manang dito kay tatay mga kaibigan, di ba? So napapagtanto-tanto ko mga kaibigan na baka ang niluluto nito ni ano, ni Manang is ano, kumbaga BBM Sara sa 2022. Yung personal ko lang ano, yung pakiwari lang mga kaibigan ha. Personal ko lang pakiwari yun. Diba? Pero kung hindi pagbigyan yun mga kaibigan at ang magtambal ay parehong Duterte mga kaibigan, magigimbal tayo mga kaibigan kung papangalanan ko na kagad yung parehong Duterte mga kaibigan. Eh hindi pwede pangalanan pa mga kaibigan, di ba? Kasi napakaaga pa nga mga kaibigan. Pero ito na yung pinaka-latest na napag-uusapan ng mga insider person, di ba? Nasa kanilang mga ano to eh, paano pa yun sabihin na ganyan? So yun ang pinaka-latest. Pero syempre nga politics nga yan mga kaibigan, magbabago pa yung mga kaibigan, di ba? So paano kaya matutuloy yung ano, yung BBM Sara, di ba? Malabo na siguro mga kaibigan, kasi kung magkakalaban sa 2022 Duterte at Marcos, paano mananalo ang Marcos mga kaibigan, di ba? Lalo pa ngayon buwag na buwag mga kaibigan ng ano, ang loyalista mga kaibigan. Alam naman natin, di ba, dahil kay Apo Francis Leo Antonio Marcos, di ba, ang daming loyalista ang sumimpat niya na kay Francis Leo Antonio Marcos dahil sa kamusilakan ng puso at sa magandang kalooban ni Francis Leo Antonio Marcos para sa masang Pilipino mga kaibigan. Abot na abot ni Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan yung masang Pilipino mga kaibigan. Napaka-importante yan, di ba? At alam naman natin ang makinarya ni Francis Leo Antonio Marcos ay tayong mga OFW at ang ating mga pamilya sa Pilipinas mga kaibigan, kaibigan ng mga kaibigan, mga kaibigan, di ba? Ang daming kaibigan nun, di ba? Di ba? Itong protesta na to, di ba mga kaibigan, sino ang pumondo nito mga kaibigan? Kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan, may mga ugong-ugong na napag-usapan na si Apo Francis Leo Antonio Marcos pa din mga kaibigan ang pumondo rito. Kung hindi ako nagkakamali, 33 milyones yata mga kaibigan o 40 milyones ang inilabas ng isang Francis Leo Antonio Marcos to help BBM for funding this electoral protest mga kaibigan. Di ba? Nakakaano talaga mga kaibigan. Dami talaga ano, daming kaganapan mga kaibigan.
eh doon naman kanina, punta naman tayo doon sa live kanina ni Sekyama, mga kaibigan. Siyempre, andun si Eliza D, si Tonyo, at ang pinakamagandang si, ano, si Sister Victoria. Di pa may mga umakyat din na iba. Nagulat ang mga kaibigan. Umakyat si Ann Ali, mga kaibigan. Pero may pinupunto si Ann Ali, hindi ko lang masyadong ma-sense, mga kaibigan, kung ano yung ano eh. But parang merong something na parang may hinanakit si Ann Ali na hindi ko maintindihan, mga kaibigan eh. Pero siyempre family natin yan eh, si Ann Ali, di ba? Part yan ng FLM family. Kumbaga kung ano man yung mga pinaghuhugutan ng mga FLM family na hindi na natin nakikita doon sa mansion eh, hindi ko maipaliwalag, mga kaibigan eh. Kumbaga ang stand ko lang naman kasi dito sa isang pamilya, pag may nawawala, syempre bilang kapamilya mo, hahanapin mo. 'Di ba? Para saan pa sinabing family tayo kung hindi tayo maghahanapan bawat isa, kung hindi natin malalaman yung istorya bawat isa, 'di ba? Pero yung sa mga bagay na 'yan, mga kaibigan, kasi ano 'yan, internal matters 'yan, mga kaibigan eh. Kung ano man yung ano niyan eh, 'di ba? Total, lagi naman tayo nagpipray na makasama na natin si Apolacay natin, mga kaibigan. So let give Apolacay the privilege to speak pagdating ng tamang panahon, mga kaibigan, di ba? Kasi lahat naman ng mga katanungan natin isasagutin niya ni Apolacay ng dire-diretso sa ating, mga kaibigan, di ba? Kaya tayo talaga ano tayo, pray lang tayo, diretso lang tayo sa pagdadasal, diretso lang tayo sa pag ano, sa paghihintay na makamit na natin yung hustisya para kay Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Ako, personally, nararamdaman ko, mga kaibigan, na mapapagtagumpayan na natin itong laban na ito, mga kaibigan. It's just a matter of time and patience, mga kaibigan. Di ba? Wala kasi nag-ano, wala man lang nagtanggol kay BBM ng mga vloggers, mga ano. Diba? Kasi nga, nakakadismaya talaga yung mga kaibigan eh. Magkakilala kayo, tapos i-deline mo na hindi kayo magkakilala. Diba? Na, oh, maraming ganyan, maraming ganito, maraming ganyan. Ay, hindi namin kilala yan. Hindi namin kamag-anak yan, ganito, ganyan, diba? Naturingan pa naman kayo magkapatid na, kumbaga sa ano eh, kumbaga sa pagiging politiko, eh may mga tahid na kayo, di ba? You better know politics than us. Pero lumalabas ngayon, parang mas naiintindihan pa namin yung politics kaysa sa inyo. Yun, mga latest, mga kaibigan, na ano yun. Ito, 3 hours ago, si Ma'am AC naman, oh. FLM Optical Mission sa Palawan, no? Oh, mukhang kinakasal na rin yung sa Palawan, mga kaibigan. Di ba? Ang pinanghahawakan ko dito, mga kaibigan, kasi naalala nyo ba, mga kaibigan, nung natapos yung Alabang Challenge, mga kaibigan, di ba sinabi ni Sekiyama na ano, yung greater humanitarian, mga kaibigan, is yung sa anniversary ng pandemic, mga kaibigan, is 1 million sack of rice, mga kaibigan. Syempre hindi ako bumibitaw doon, mga kaibigan. Pinaghahandaan ko yung mga kaibigan, yung 1 million sack of rice. Ayan o, apat na sako yung hinahanda ko doon, mga kaibigan, sa 1 million sack of rice, mga kaibigan. Kasi talagang ano, iba yung pakiramdam ko kasi, mga kaibigan, pag yung nakikita ko yung mga tao, mga kaibigan, eh bit nila yung sako ng bigas, mga kaibigan, at ataranta sila, mga kaibigan, sa tuwa na hindi mo maintindihan, mga kaibigan. Iba yung excitement ng pamimigay ng bigas ni Francis Leo Antonio Marcos. Iba yung level ng humanitarian na pamimigay ng bigas, mga kaibigan. So ang nilalagay ko lang sa isip ko, mga kaibigan, is ano, na baka yung 1 million sack of rice na yung, mga kaibigan, baka si Apolacay na mismo yung mag-facilitate nun, mga kaibigan, di ba? Walang imposible, mga kaibigan, dahil alam naman natin kung
paano lumalaban ng ating mga abogado sa korte, mga kaibigan, just to prove the innocence of Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Excuse me, ganyan talaga si Lolo Miguel. Parang dighay-dighay kasi parang inom ko ng mga carbonated water, mga kaibigan. Wala tayong masyadong sandata ng FLM Family Worldwide alamin, lalaki nagbuhos ng emosyon. Diba? Kumbaga, ang ano, yung sinasabi ko, sandata. Ang sandata ni FLM ay ang FLM Family Worldwide, mga kaibigan. Diba? Tayong lahat nga, ikaw nung una pa, mga kaibigan, tayo ang makinarya ni Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Para mailuklok natin siya sa posisyon na kanyang nanaisin, mga kaibigan. Diba? Wala pa kasi, napakaaga pa kasi, mga kaibigan, eh. Pero talagang ipinagtutulakan na talaga ng mga kaibigan ng mga FLM loyalists, FLM supporters, mga kaibigan, na sumabak si Apo Lakay natin sa politika sa 2022, mga kaibigan. Diba? So, hindi talaga malabo na pagbigyan tayo ni Apo Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Diba? Yan ang pinaka-abang-abangan natin, mga kaibigan. Kasi, ano pa lang ngayon, eh. Dadaan pa yung, ano, yung optical mission sa, ano, sa Cagayan, mga kaibigan. Diba? Siyempre, bumunitok natin yung mga kaibigan. Eh, ang tagal yun, mga kaibigan. Buong maghapon yun, mga kaibigan. Siyempre, para masukatan ka ng salamin, gagawin yung salamin, mga kaibigan. Ang tagal nun. Baka kulang yung dalawang araw dun, mga kaibigan. Kasi ang narinig ko, mga kaibigan, eh, 30,000 na pieces yung ano, yung ipapamamahagi dyan sa Peña Blanca yata, mga kaibigan, yun sa Cagayan, mga kaibigan. Tapos yung another ano na naman, parang ano na naman, Palawan yata, mga kaibigan. O tapos ano, yun nga, mga kaibigan. Siyempre, susubaybay pa rin tayo dyan sa ano, sa optical mission na yan, mga kaibigan. Tsaka buwan-buwan naman, mga kaibigan, meron tayong activities, mga kaibigan. So, hindi ko alam kung puro optical mission yung magiging activities natin buwan-buwan, mga kaibigan. Siyempre, malalaman din natin yan sa update ni ano, ni Secretary AC Gutierrez, mga kaibigan, di ba? Tsaka nila Miss Luan Piñano. Tsaka siyempre, ng ating pinakabutihing Secretary Yama, 'di ba? Sila yung maghahayag niya kung ano man yung mga ano, yung mga darating na humanitarian activities sa pangunguna ni Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. 'Di ba? Talagang nakakatuwa talaga, mga kaibigan, isipin talaga, eh. Hindi ko alam sasabihin ko sa totoo lang. Habang patagal na patagal yung pag-YouTube, yung pag-vlog, mga kaibigan, talagang matutuyuan ka talaga ng ano, kung ano yung magiging topic, mga kaibigan. Pero ang pinaka main topic ngayon, mga kaibigan, is yung ano, yung na tuluyan ng ibinasura yung vice presidential electoral protest ni BBM, mga kaibigan, di ba? Tsaka ito pa, mga kaibigan, hindi nyo ba napapansin, mga kaibigan, social media, mainstream media, o kung saan man social media, ano ganyan, masyadong malamig na malamig na malamig ang pangalang BBM, mga kaibigan. Diba? Walang init, mga kaibigan, eh. Hindi ko alam kung bakit ba nang kaganyan, diba? Karma is real talaga, mga kaibigan, diba? Kaya be careful for your words. Diba kung ano yung lalabas sa bibig mo, lalong-lalo na pag nasa mainstream media ka, mga kaibigan, is baka ito pa yung magbabagsak sa'yo, mga kaibigan. Diba? Lalo na kung yung pananalita mo ay may mga tao, may mga supporters kang masasaktan. At yung mga taong supporters na iyong nasaktan, eh hindi nila nakakalimutan basta-basta ang iyong mga sinasabi. Diba? So magiging paulit-ulit natin ito maaalala, mga kaibigan. Gaya nito ni Mr. Tweet, diba? Ni Gatchalian, mga kaibigan. Andyan lang yung issue na yan, mga kaibigan. Steady lang yan. At bala natin yan pagdating sa 2022.
pero ako naman, para sa sarili ko, personal kong opinion, etong si Wingard Chalyan sa 2022, ilagapak ito mga kaibigan. Hindi to makakapasok sa Magic 12 mga kaibigan. Ang bilang ko dito, baka mga nasa ano to, yung mga nasa number 18, 19, 20 ang bilang nito ni Gatchalian sa ano sa 2022 mga kaibigan. Personal ko lang ano ha. Opinion, personal ko lang na analysis. 'Di ba? Kasi syempre politics na 'yung topics natin mga kaibigan. Medyo ano na tayo diyan pero talaga nakasubaybay tayo diyan. Minsan makagawa tayo ng magandang vlog, minsan medyo okay lang 'yung vlog, 'di ba? Tsaka salamat pa rin sa mga nanonood sa mga video ni Lolo Miguel. Kahit minsan umaabot tayo ng 200 views, minsan umaabot tayo ng 100 views, minsan umaabot tayo ng 80 views, minsan may 1000 views pa nga minsan pag yung ano yung mga yung video eh, di ba? Utang na loob ko sa FLM family, maraming salamat. At kumikita tayo dyan ng pasentimo-sentimo. Minsan yung isang video ko kumikita ng ano 75 cents, minsan kumikita ng ano ng 150, yung iba 80 cents. Ganun yung reality lang ano, yung uploader lang sa YouTube tapos medyo maliit lang yung viewers mo, pero proud ako dyan. Walang kaso sa akin yung mga kaibigan kasi nandito tayo, nandito ako nagpapahayag ng suporta kay Francis Leo Antonio Marcos na walang hihigit kay Francis Leo Antonio Marcos sa panahon na to sa paggawa niya ng humanitarian. So, yun lang po na mga kaibigan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo ka naroroon, ay pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo bawat isa ng mahabang buhay. Agbyag ka, Apo Francis Leo Antonio Marcos, agbyag ka.